Sa umpisa pa lamang, ang mga tropang marina ang naatasan na hanapin ang grupong Abu. Kasama na ang pinuno nito na si Gaddafi Janjalani noong September 3, 2006 para sa isang special mission. Ang mission na ito ang naging daan para patay ang 31 taong gulang na pinuno ng mga terorista na si Gaddafi Janjalani, ang pinakamataas na leader ng teroristang Abu. Pero paano nga ba nahanap at natunto ng mga Marines ang pinagkukutaan ng kilabot na leader ng mga terorista? Kaya kung bago ka palang napadpad sa channel na ito at kung gusto mo ng mga kwentong katulad nito, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kwentong kagaya nito. Hapon na noon, noong September 3, 2006, ang plato ng Marine Force Reconnaissance sa ilalim ng 3rd Marine Brigade ay nasa loob sila ng kanilang kampo sa Hulusulu na pinangunahan ni 2nd Lieutenant Romulo de Mayuga. Wala silang ginagawa sa oras na iyon nang sila ay tawagin ng kanilang commanding general para sa isang briefing. Binigyan sila ng briefing para sa kanilang special mission kasunod sa natanggap nilang intelligence report tungkol sa presensya ng kanilang mga high-value target, kabilang ang mga dayuhan sa Barangay Tugas sa Patikul, Sulu. Ang operasyon na iyon ay alam nila at sigurado si 2nd Lieutenant de Mayuga na grupo ni Gaddafi Janjalani, ang leader ng bandidong Abu, ang target nila at siguradong mapapalaban sila ng husto base sa kanilang briefing. Hindi nila isinasantabi na ang lugar ng kanilang target operation ay batay sa intelligence information at sa mapa na kanilang minarkahan habang sila ay binibigyan ng briefing. Alam din ni 2nd Lieutenant de Mayuga na ang intelligence information ay galing sa pinagsanib na pwersang militar ng Pilipinas at Estados Unidos na parehong human and technical in nature, at kinumpirma din ito ng Armed Forces Public Information Office. Gayunpaman, ang batang opisyal na si 2nd Lieutenant de Mayuga na bagong graduate pa lamang sa Philippine Military Academy noong 2005 ay nilinaw niya habang sila ay binibigyan ng briefing hanggang sa sumabak na sila sa operation ay wala silang kasamang miyembro ng US Forces. Sina 2nd Lieutenant de Mayuga ay kumpleto sa kagamitan kagaya ng mga radyo para sa kanilang komunikasyon, isang aparato ng GPS, mapa, kompas, at night vision goggle para sa kanilang pag-navigate, at armado ng malalakas na baril tulad ng M203 grenade launcher at iba pang malalakas na kalibre ng armas. Si 2nd Lieutenant de Mayuga at ang kanyang 26 na tauhan ay umalis mula sa kanilang kampo alas 8 ng gabi noong September 3, 2006 sakay ng military truck patungong Patikul, Sulu. Makalipas ang isang oras na biyahe, ibinaba sila sa isang lugar kung saan sila nagsimulang maglakad patungo sa kanilang target. Si Private First Class Jovilito Manalili na siyang compass man sa kanilang team ay tinutulungan si 2nd Lieutenant de Mayuga na siyang may hawak ng GPS habang pinamumunuan ito ang tropa. Sanay ang mga Marine Force Reconnaissance na maglakad sa gabi at hindi na bago sa kanila ang maglakad at mag-operate sa kagubatan sa gitna ng kadiliman. Bukod dito, hindi bababa sa 3 sa kanila ang nakasuot ng night vision goggles na binili ng Pilipinas mula sa US, kaya mabilis nilang na-trace ang kanilang target sa kabila ng madilim na kapaligiran. At pagsapit na ng alauna ng madaling araw ng September 4, ay nagsimula na nilang lapitan
ang kanilang mga target na terorista na nagtatago sa mga malalalim na bunker. Sa katunayan, halos 4 na metro na lamang ang layo nila Second Lieutenant Di Mayuga sa kanilang mga target. Inilarawan ni Private First Class Jovelito Manalili na ang lugar na pinagtataguan ng mga terorista ay napapaligiran ng maraming mga puno ng niyog, mga puno ng marang, mga damo at iba pang mga halaman at isang sapa. At naririnig nilang lahat ang alingas-ngas at pinag-uusapan ng mga terorista at may mga ilaw din ng flashlights at ang mga puno ay may mga nakataling mga duyan at may mga tent rin na kulay blue. Katunayan na yun na nga ang kota ng mga terorista. Alas 3 na ng madaling araw, sina Private First Class Manalili ay nag-request na sa pamamagitan ng kanilang radyo sa kanilang kampo at sa mga kalapit na tropa na humihiling ng reinforcement. Gayunpaman, nagpa siya sa Second Lieutenant Di Mayuga na maghintay muna sila hanggang alas 5 ng umaga bago atakihin ang kanilang mga target para ang kanilang mga kalaban ay maaaring sabay-sabay sila sa paggising. At sakto nga ang plano ni Second Lieutenant Di Mayuga. Sa oras na iyon, isang terorista ang nagising at narinig ni Second Lieutenant Di Mayuga na tila kumakadapa ang lalaki. Makalipas ang ilang minuto, nagsimula na ring magising ang iba pang mga terorista. Tinantya ni Second Lieutenant Di Mayuga na ang kanilang mga kalaban ay nasa 4 na po sa oras na iyon. Ang hinala ni Second Lieutenant Di Mayuga na ang maingay na lalaki ay si Gaddafi Janjalani, ang leader ng mga terorista. Dahil hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob na lumikha ng ingay kung hindi siya otorisado o isang pinuno ng pangkat. Gayunpaman, inamin ni Second Lieutenant Di Mayuga na hindi niya direktang nakita si Janjalani na may reward na 5 milyong dolyar dahil ang kanilang mga mukha ay nakasuot ng pantakip, nakabonit sila at iba pang mga takip sa ulo. Nang sumapit na ang tamang pagkakataon, ay sabay-sabay na ang mga Marines na naghagis ng mga granada sa kanilang mga target na sinunda ng walang tigil ng mga putok ng baril. Nasorpresa at nabigla ang mga kalaban sa ginawa ng mga Marines at naging mainit ang labanan. Makalipas ang 1 oras at 6 na ng umaga, napansin ni Private First Class Jovelito Manalili na mahigit sa 100 na mga mandirigmang abo ang nag-reinforce at nagsimulang dumating sa battle area. Kaya tama nga ang kanilang espekulasyon noon na talagang natumbok na nila ang kanilang high-value target at mapapalaban sila ng todo. Nag-hold the line sina Second Lieutenant Di Mayuga at talagang mainit na nakipaglaban ang mga ito sa mga abo kahit na sugatan na at may nasawi na sa kanilang tropa, hindi sila umatras. Si Second Lieutenant Di Mayuga ay nasugatan sa engkwentro habang tinutulungan niya ang sugatang tauhan. Tinamaan si Second Lieutenant Di Mayuga sa kanyang dibdib na tumagos sa kanyang tiyan at tinamaan din siya ng shrapnel sa binti. Si Private First Class Jovelito Manalili naman ay tinamaan sa kaliwang tuhod. Alam ni Second Lieutenant Di Mayuga na hindi siya pwedeng mag-order ng withdrawal dahil marami sa kanyang mga tauhan ang maiiwan. Ang reinforcement ng mga Marines na kanilang hiniling ay nagmula sa Marine Force Reconnaissance Battalion at nagsimulang magsidatingan bandang 7 ng umaga at sakto lamang ang kanilang pagdating. Nung dumating ang kanilang reinforcement, ay saka pa lamang nakahinga ng maluwag si Second Lieutenant Di Mayuga. Binitiwan niya ang kanyang armas na M203 at nagpahinga dahil sa pagod at sakit na kanyang nararamdaman mula sa kanyang mga sugat. 4 sa kanyang mga kapwa Marine ang natawi sa labanang iyon at ang isa naman
ay nasawi habang binibigyan ng pangunang lunas. At ang isa pa ay nadala pa sa ospital, pero nasawi din kalaunan. Bukod kina Second Lieutenant Timayuga at Private First Class Manarili, 14 pa ang sugatang Marine sa inkwentro. Sina Second Lieutenant Timayuga at Private First Class Manarili ay binigyan ng first aid bago sila in-airlift halos alas 9 na ng umaga ng mga helikopter patungong Hulu Proper, at pagkatapos ay dinala sila sa Camp Navarro sa Zamboanga City sa tulong ng mga helikopter ng US Forces. Dahil sa mainit na labanan na iyon, ay wala ng pagkakataon pa na makuha na ni Second Lieutenant Timayuga ang mga katawan ng nasawing mga terorista, o kahit nasuriin pa kung kasama nga si John Jalani sa pangkat, dahil wala na silang kakayahang gawin pa ito, dahil karamihan sa kanila ay sugatan na din. Pero base sa pagsusuri ng DNA sa sinasabing labi ni John Jalani at ng kanyang kapatid, kumpirmadong nasawi na nga ang leader ng terorista. Pero sina Second Lieutenant Timayuga ay hindi masaya dahil 6 sa kanilang mga kasama ay nasawi sa labanan. Dahil sa tagumpay ng kanilang misyon, ito ang nagbigay ng malaking karangalan para kina Second Lieutenant Romulo Timayuga at Private First Class Jovilito Manalili at sa kanilang platoon, sa mga Marines at sa buong AFP at sa laban ng Pilipinas kontra terorismo. Pinatutunayan din ito na ang pagkasawi ng kanilang 6 na kasamahan at ang pagkasugat ng 16 na Marines, kasama na doon sina Second Lieutenant Timayuga at Private First Class Manalili, ay nangyari para sa isang kadahilanan at para magtagumpay sa kanilang misyon. Ang sinasabing labi ng 31 taong gulang na leader ng mga terorista na si Gaddafi John Jalani ay na-recover ng mga Marines mula sa 3rd Marine Brigade sa Barangay Kabontakas sa Patikul, Sulu, 2 kilometro ang layo mula sa Barangay Tugas noong December 27, 2006. Si Second Lieutenant Romulo Timayuga ay nominado para makatanggap ng Medal for Valor, habang ang natitirang mga tauhan niya ay inirekomenda rin na makatanggap ng alinman sa mga sumusunod na parangal: ang Distinguished Conduct Star, Gold Cross Medal, at Military Merit Award with Spearhead Device. Ano ang masasabi mo sa katapangan na ipinakita ng mga Marines? I-comment mo lang ang iyong opinion at ating babasahin. At muli, hanggang sa susunod pa nating kwento.